By the way, I made this video para magkaroon ng idea or baka may kakilala kayo, family members or kaibigan na natatakot magpa-opera sa mata. What's up guys? It's me again once again. So, for today's video ay i-share ko sa inyo kung masakit nga ba magpa-opera ng mata. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Ganito kasi yan, yung lahi namin ay may glaucoma. Yung lola ko, yung father ko, yung mga kapatid ko ay may glaucoma. So, nung chinek yung mata ko, mataas yung pressure sa mata ko. Kasi, ang normal pressure po ng mata ay from 10 to 22. Yung sa akin ay lumagpas, umabot ng minsan 30, minsan 50. Lalong-lalo na itong right side ko. Kaya, napag-desisyon na ng doktor na kung pwede, at dahil nga prevention is better than cure, na kung pwede, pa-ooperahan ko ang right eye ko. Kasi nga, para at least ma-decrease naman yung eye pressure niya. Kasi pag masyado kasing mataas yung pressure sa mata, yun kadalasan yung nag-trigger na magiging glaucoma. At lalong-lalo na sa side namin, may lahi kami na may glaucoma, maraming nabubulag sa side namin. Especially yung ama kapatid ko, yung papa ko. Yung kabila nilang mata ay blurred or nabulag na. Yung pinsan ko nabulag, kaya ganun. At first, natakot ako na magpa-opera. Akala ko masakit yung magpa-opera ng mata. Lalong-lalo na kapag in-injectionan ka na ng anesthesia. Nung araw na ng mag-opera ng aking mata, akala ko talaga masakit. Pero to my surprise, hindi pala siya masakit. Honestly, hindi siya masakit. Ang worry ko lang that time is baka may lindol, baka may sunog, at maiwan ako sa room. Yun lang talaga yung worry ko that time. Kasi nagtatanong ako sa mga pinsan ko, sa mga ibang pasyente at sa kapatid ko, kung masakit ba magpa-opera ng mata. Sabi nila hindi masakit magpa-opera ng mata. So ayun na nga, naging successful yung pag-opera ng aking mata. At ang gaan talaga ng pakiramdam. Parang walang nangyari. Ang gaan talaga ng ulo mo, ang gaan ng mata mo. Wala kang na-feel, wala akong na-feel na pain talaga. Tapos, hindi ako nahilo kasi nga, nakahiga ka lang doon eh. Nakahiga ka lang tapos bawal ka matulog. Nakadilat yung dalawang mata mo. Pero, yung isa lang yung pinapakita. Tapos, naririnig mo sila. Tapos, basta ang worry ko talaga that time, baka lumindol. Or baka may emergency, baka may sunog that time. Yun lang talaga yung worry ko. And then, pagkatapos ng operasyon, tinanong ako kung nahilo ba daw ako. Sabi ko wala. Kaya bumangon ako. As in, bumangon talaga ako agad. Tapos, nagintay ako sa labas. Nagbihis. Nagbihis ulit ako ng nung damit. Yung, kasi nga, that time nung operahan ako, nagsuot ako ng damit eh, pang operasyon, diba? Diba napapalit tayo ng damit? So, as in, parang wala talagang nangyari that time. Pero, nung papauwi na kami, habang sumasakay kami ng taxi, dun ko na simulang naramdaman yung pain. Siguro nawala na yung anesthesia. Tapos,
nung habang sumasakay ako ng taxi, doon ko unti-unting nararamdaman yung pain. As in dito, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit dito, parang kumikirot siya palagi, kumikirot. At buti hindi ako nahilo sa taxi. Hanggang sa nakarating kami sa amin, tapos may binigay sa amin ng doktor na dapat susundin namin yung ganito. So dalawang eye drops yung binigay sa amin. So, nung matutulog na ako, struggle talaga. Doon ako nag-struggle kasi nga parang mabibiyak yung bibiyakin yung ulo ko sa sobrang sakit, grabe. As in, sakit talaga dito. Parang bibiyakin yung ulo mo. Something like that. Parang hindi mo alam kung anong gagawin sa sarili mo. Basta, tiniis ko na lang. At ang tip ko pala para di nyo maisip yung pain after ng operation is makinig kayo ng music. Makinig kayo ng music para yung attention nyo ma-divert sa music instead na sa pain ng, imbis ng attention ay nakapokus sa pain ng inyong ulo, ma-divert ito sa music. Yun lang talaga yung, yun yung nakapag-ease ng pain sa akin, yung music, hanggang sa nakatulog ako. Tapos kinabukasan, nawala na siya. As in, normal na siya. As in, normal, parang wala lang mangyari. Tapos bumalik ulit ako sa hospital namin for follow-up, check-up. Actually, yun lang naman ang yung struggle mo pagkatapos ng operasyon. By the way, I made this video para magkaroon ng idea or baka may kakilala kayo, family members or kaibigan na natatakot magpa-opera sa mata. Payo ko lang sa inyo, huwag kayong matakot. Just pray po. Tapos, tibay lang ng loob, tiwala sa taas. Ako talaga, grabe yung pag-pray ko that time ni God na maging successful yung operation ko. Na hindi ako masyadong masasaktan sa operation yun talaga. And to my surprise, hindi naman. As in, wala akong na-feel na pain that time. Yung after lang talaga ng yung pauwin lang talaga kami sa bahay at nung matulog, natutulog ako, yun lang talaga yung masakit. Pero kinabukasan wala na, parang wala lang talaga. Tapos napansin ko kasi yung kapatid ko na babae, nasubukan na din yung magpa-opera sa mata. Tapos sabi niya, nasaktan daw siya sa ng needle. Dahil siguro sa alcoholic siya, hindi masyadong tumalab yung anesthesia sa kanya. Kaya nung injectionan na siya, nasaktan siya. Kaya yun din yung disadvantage kapag alcoholic ka. Kasi hindi masyadong tatalab yung anesthesia sa'yo. Pero so far sa akin, okay naman. I drink naman occasionally ng alcohol. Pero so far, okay naman. As in, hindi talaga siya masakit. So kung may mga kakilala kayo na natakot magpa-opera ng mata, payuhan nyo siya na sila na hindi talaga masakit magpa-opera ng mata. Siguro pag unti-unti nang nawala yung anesthesia, yun lang talaga yung struggle nyo. Pero after that, wala na talaga, as in. Yun lang, sana may natutunan kayo sa experience ko. At please don't forget to comment, like, and subscribe. Thank you.